Yo, yo, guys! Check, kamusta mga idol? So, ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Monday, mga Lodi. So, kalahating oras na lang, magsusona na. So, manonood tayo, kaya mag-upload na tayo ngayon, mga idol, no? So, bukas na ako magre-react doon. So, ngayon, medyo pulahan, mga idol, no? Ayan, kung titignan nyo, puro pula. Puro pula ang ating market, mga Lodi, no? Ano ang mataas lang ngayon, idol? Papakita ko sa inyo kung ano yung mga nag-pump ngayon ng 1,000%. Nag-pump ng 1,000%, mga idol, ay ang X. Ayan, no? Nakita nyo? Sa loob ng 7 days, 14 days, 1,000%, mga Lodi, no? At itong coins na to, parang deads na coins na nga ito, eh. Kasi kung titignan nyo, pag minax nyo yan, ayan na, oh, parang deads na talaga, wala na, di ba? Kahit nga nag-pump siya ng 1,000%, negative 99 pa rin. No? Negative 99.39% pa rin. Bakit ba siya nag-pump, mga idol? Kasi dahil yan dito, mga Lodi, no? Si Elon Musk, papalitan na lang yung logo niya ng Twitter, papalitan ng X, mga idol, no? Ayan, sabi dito, say goodbye to the bird logo. Twitter is officially rebranding to X later today. So, ngayong araw na to, papalitan nila yung logo ng Twitter ng X. So, dahil doon, nag-pump tong X na to. Hindi naman natin alam kung may connection to dun sa X, di ba? So, ang kulit talaga ng mga trader, no? Once lang na talaga na may news, talagang... bibili, mga Lodi, no? So, antindi nito, mga Lodi, 1,000%, di ba? Tapos, bukod dyan, sinabi ni Elon Musk, ayan, medyo painggan natin, no? Ang sabi niya rito, X would become half of the global financial system. Ganun siya ka, ano, ganun siya ka kumpiyansa, mga Lodi, sa Twitter, o pa, sa X, no? Pag napalitan na. Essentially, if done right, the X would be would serve people's financial needs to such a degree that over time it would become, I don't know, maybe half of the global financial system. So, ganun siya ka, ano, mga Lodi, no? Grabe, ano kayong mangyayari, mga Lodi, no? Eh, baka magkaroon ng X na coins daw, no? Pero syempre, may mga coins naman yan si Elon, no? Tulad ng Doge, Bitcoin, no? Sabi nga, tsaka yung mga X na coin, may mga X. Ano ba yung mga X na coin, mga Lodi? Bakit yung XRP hindi nag-pump, mga idol, ha? Bakit yung XRP hindi nag-pump, no? Bumaba pa yung XRP, no? So, ayan yung dahilan, no? Kung bakit may nag-pump na X. Tapos, kulay pula yung ating mga coins ngayon, mga Lodi. Boring and flat, kumbaga. Boring and flat ang ating mga coins ngayon. So, waiting lang tayo. Ibig sabihin ba niyan, masama yung... mabababa pa ba yung ating mga market, mga Lodi? Ayon sa mga specialista, mga Lodi, mga malulupit na TA, eto yung ano, eto yung ano nila, probability na nakikita nila sa BTC, mga idol, no? Ayan yung chart na yon. Ayan, huge demand zone dito yan, no? Tapos ngayon, mayroong huge demand zone din na mayroon ding falling wedge, ayan. So, ang sunod lagi doon is uptrend o yung bull market. So, ayun yung nangyayari ngayon sa Bitcoin. Ganun na ganun yung itsura nila, mga Lodi, no? Ayan, no? Forms of a falling wedge pointing towards the top of a huge demand zone, which is formed from the previous consolidation high and low. At this zone, all the selling pressure was absorbed and BTC will reach all-time high next. So, ang ini-expect nila, mga idol, is malalampasan pa yung, magkakaroon ng bagong all-time high. So, ang pinaka-all-time high, kasi, di ba, mga nasa 60, tama ba? $60,000. So, malalampasan daw yun ng Bitcoin, mga Lodi. At hindi lang Bitcoin, mga idol, ha? Dogecoin din, mga Lodi. Ito sa mga, ano to, ha? Sa mga TA. No, ito yung mga probability na nakikita nilang pwedeng mangyari. Yan, sa Dogecoin, no? Doge, USDT, 3D Doge, it's time, Doge. It's Doge time pala, it's Doge time. Ayan, no? Mga Lodi, no? So, talagang ngayon, kailangan mo lang magbodega at maghintay. At hindi lang din BTC at Doge, kasama yung XRP.
Good morning XRP. So bullish vibe ito. 0.060 daw. Ito tayo pala ngayon. 'Di ba? 1.50 is the main target for fun. So ayan yung sinabi niya rito mga Lodi, no. Oh, maraming nagti-TA ngayon mga Lodi na talagang ang tingin nila is pataas ngayon, no. Hindi mataas ngayon ha, pataas pa lang mga Lodi, no. So hintayin pa natin 'yan mga idol. So punta tayo dito. Ito pa, bukod dito sa sinabing XRP, meron din news dito sa XRP. Pero ano to mga idol ha? Fake news to mga Lodi. Ito yung may mga nagsasabi na what's this XRP thing everyone is talking about? Sa tinweet daw yan ni Elon Musk pero hindi yan tinweet mga Lodi. Pati ito. After seeing X post all day, wow, I can't believe what I'm seeing. Finally, Elon Musk tweeted about XRP saying this, no? Pero hindi to mga Lodi, ha? No, kasi baka mamaya, maano kayo, ma-fake news kayo, mag-ano kayo sa XRP. Pero good goods naman to maya sa XRP. Kaya lang yung reason nyo, baka ito yung reason nyo. So, hindi to totoo, ha, mga Lodi, ha? So, punta na tayo ngayon dito sa Axie Infinity natin, mga Lodi. So, eto, kung titignan nyo, one day left na lang yung sinasabi, no? Tignan natin, hanap tayo ng clue dito, mga Lodi, ha? Puntahan lang muna natin tong 3 days left. So, eto, baby Axie. So, parang may level to, mga Lodi, nakita nyo? May level yung Axie dito. May SLP, may AXS, tapos meron din silang coins. So, ayan, may mga mapa dito, di ba? As magkakrap ka. So, parang ano to, parang sa tingin ko, parang homeland, no? Para, eto yung sa unang ano, ha? Sa unang clue nila, parang ganun yung nakikita natin, ha? May inventory, may crop, may Axie. So, ayun yung nakikita natin. So, dito naman sa 2 days left, mga Lodi. So, ibig sabihin pala nito, baka pumapasok sila dito sa mga bahay-bahay. Tapos, nagkakaroon ng pangyayaring ganito. Parang, di ko alam kung nagtatanim ba to o naglalaban. Diba? Kasi parang mga skill ba to o mga buto ng mga halaman. So, ayan yung nakalagay dito. Hindi pa natin masyado makita kasi nilalabuan nila. Ayaw tayong ano, bigyan ng malupit na clue. So, ito naman yung ngayon. Yung one day left, mga Lodi. Ito na. So, ito. Parang ito yung labanan, no? Parang arena. Parang may cool, may ano pa, bilang, oh. Parang 5, 4, 3, 2, 1. Total, ano to? Hindi ko alam. Hindi ko na mabasa, no? So, ayan. Maraming Axie. Nakikita niyo yan. 2, 4, 6, 8, walong Axie. Pwede mong gamitin. Tapos nandito sila sa ibabaw, no? Hindi natin alam kung ano to. So kayo mga Lodi, may clue ba kayo dito sa Sky Mash Axie na to? Mga idol, i-comment nyo lang ha. Ako, sana lang, ang gusto ko eto, sana maging tower defense na lang siya. No, yung laro. Kasi mas maganda yung tower defense mga Lodi. Kahit na hindi ganun kaganda yung graphics, magandang ano yun, laruin. Nakakalibang yun, yung tower defense, mga Lodi. So, sana ganun na lang, no? Tower defense. Pero, syempre, abangan pa natin yan, mga idol, no? Tapos, eto, mga Lodi, dahil nga sa issue kahapon, si Kagi, no? Si Kagi, nag-tweet siya ngayon na, kasi nung nakaraan, sabi niya nga, ibibenta niya na yung mga gala niya, tapos bibili niya ng SLP, di ba? Sabi niya, ayan. Kumbaga, nung nakaraan ng tweet niya, bibenta niya lahat ng gala niya, ibibili niya ng SLP. Ngayon naman, we are back bullish on gala. Swapping all my SLP naman, back to gala naman daw. Babalik na ulit niya sa gala. Makulit din tong si Kagi, no? So, ayan ha. Sabi kasi dito ni Jason Brink, no? Yung isa sa mga lead developers ng gala. If the game is not delivered in a form in which people can use their NFTs, everyone gets refunded. So, ibabalik daw kapag hindi natupad yung sinabi nila, no? There isn't a timeline on this, but the game for those NFTs will be released. Cool your jets, man. We aren't the bad guys here. So, ayun yung sinabi nito. So, parang nag-tweet siya o nagbitaw siya ng isang salita na magpapabullish ulit sa gala, no? So, ayan yan, mga Lodi, ha? Ayun. So, bago natin tignan yung ating... hindi, sige, tignan na natin. Bago tayo pumunta sa comment, tignan na natin yung mga coins natin, mga idol, ha?
SLP natin 0.08, no? 7. So medyo downtrend yung ating SLP. Sarap bumili, mga lodi. Pambili lang ang kulang. So medyo mababa pa yung ating ano. Puntahan nga muna natin itong Bitget natin. Dito tayo kumukuha ng pambili. So kahapon medyo nasa 30 lang to, di ba? 35 ba o ano? So kanina medyo nagwagi yung traders natin, mga lodi, no? Sabi ko sa inyo, malit-lit lang, mga 5 USDT lang, 4 USDT lang. So solid na yan. So eto nga, once na mag 20 to, kaya 25 or 26, sahatiin na natin to. No, bibili na natin ng SHIB at XRP. So lagi ngayon lang yung muna yung bibili natin ngayon. Nisip ko nga yung Doge eh. So pag naging 30 si USDT sana, no, itong yung ano natin, USDT. Pag naging 30, tigde $10, no. Dogecoin, XRP, tsaka SHIB, no. So hintayin natin 'yan. So sa lahat ng wala pang crypto exchange diyan at gusto mag-copy trading, mga idol, meron ditong futures copy trading, spot copy trading, bot copy trading, kayo nang bahala. Meron link diyan sa baba. Andiyan yung tutorial natin pag gusto niyo matuto dito sa Bitget. Click niyo lang, panoorin niyo. At sa gustong gumawa ng account dito, mga lodi, click niyo yung link diyan, mga lods, no. Kasi once na sinerch niyo pa sa Google, baka ma-phishing pa kayo, maraming phishing doon, baka ma-scam pa kayo, mga lodi. So andiyan yung legit na link natin sa baba ng ating description, kayo na bahala, no. So nag-iipon lang tayo dito at nagbubudega, mga lodi, no. Ito yung AXS natin. 347, downtrend din siya, no? Pero nag-358 siya, o 58.79. So ayun, mga lodi, nag-pump ng onte pero bumaba rin. RON coins natin, ito yung nag-pump, mga lodi, yung RON, no? Kanina nag-pump to ng, ayan, o, oh, tignan nyo, ha? Simula 37.68. So ngayon, 39 siya. Nag-pump to ng mga nasa 5% kanina, eh. No? Dito rin sa Ronin wallet natin, makikita na natin yan, mga lodi, kaya lang nakano ako. Kaya ako nalaman yan, dito, ayan, no? Dito. Kanina nasa 5 to eh, 5% yung RON, o yung Ronin. So ayun yung mga coins natin, check lang natin yung Doge, no? Kasi syempre medyo mainit yung Twitter ngayon, mga idol, no? So medyo wala, hindi naapekto. Isipin nyo, yung coins ni Elon, hindi naapektuhan. Ang naapektuhan pa itong X na hindi ko alam kung konektado ba to kay Elon o kay ano man lang. Kaya, uy, ang bilis ah. Nag-pump ulit to. Grabe, 1,000 lang kanina to, di ba mga lodi? Grabe, 2,000%. Grabe, no? Nag-ano lang tayo, nagsalita-salita lang tayo. Biglang yung 900 lang to kanina, mga lodi, 900 ah. Biglang nagdagdagan ng 1,500%. Ibig sabihin, naging 2,400% agad oh. Nung nagsasalita lang tayo, grabe naman yun. Dali lang ah. Wala kasi nito di, meron ba nito sa ano, sa ating Bitget, yung X na to. Dali lang. Dito pala spot trading. Wala niyan dito eh. Meron ba? X. Wala oh. XRP lang nasa ibabaw. Wala na. Kasi sa tingin ko, yung X na yan, tinanggal na sa mga crypto exchange kasi nga, bumaba talaga siya ng sobra eh. Diba? So isipin nyo, from ayan oh, na-deads talaga siya eh. Kasi 2022 pa to. O isang taon. Tapos na deeds, 'di ba? So kung ikaw crypto exchange ka, baka dinilist mo na 'to. So ngayon lang siya bumalik nung nagkaroon ng X sa ano, sa na news sa Twitter, mga lodi. Grabe, no, 900 lang 'to kanina, mga idol. Habang nag-umpisa tayo mag-record. Ilan na ba? 14 minutes pa lang oh. Isipin mo, nag-umpisa tayo. After 14 minutes, grabe na 'yung dinoble ng pera natin kung nakabili tayo nito. Grabe na yung crypto, mga lodi, kakaiba talaga, no? So, baka nagbago na yung ano. Hindi pa ba nagbabago yung Twitter? Baka bigla na kasing nagbago eh. So, wala pa, mga idol, no? Hindi pa rin nagbabago, pero talaga nag-pump, no? Grabe, no? 2,400, ganun-ganun lang. Grabe, tiska, X.
Sana all nakatunog sa'yo. Ngayon, oh, tignan mo. Sa 7 days, oh. Grabe yan, ah. No? Solid. Ang husay mo, ex. So, punta na tayo dito sa ating mga comment, mga idol, ah. No? So, sa tingin nyo, mga Lodi, ano ba tong Sky Mash na to? No? Tapos ito, kasi marami tayong mga audience na may gala. Kaya nung binalita natin kahapon na medyo nagkakaroon ng issue, parang nanghina sila dahil nga baka bumaba yung gala. No? Pero ngayon, tignan nyo naman, merong mga binibitaw na good news yung mga developers nila, mga idol. Kaya huwag kayong sumuko, mga Lodi. Hindi yan ano, hindi yan na... ganun talaga, no? Ang pinaka-sikreto sa crypto is patience, mga Lodi, no? Patience lang, darating din ang time natin. Yung time to shine na mga coins natin, nandyan lang yan, mga Lodi. So, puntahan na muna natin tong mga nag-comment, mga idols, no? So, ayan. Si, ano to? Admiral Carl? First, ayan. Hi po, Kuya Jeblo. Kahit maliit earning sa Axie or wala, lalaro ako. Basta nerf pa nila yung glorious main ng yung 2% na binawas. Wala kwenta yan sa late game. Ayun sabi. Galit sa glorious main si Idol, no? Aanuhin mo yung 96 shield at 300 plus na health kung 500 damage sa'yo. Or dapat mystic yan. Or lastly, sana wala na pre-runes and charms para magmahal runes and charms sa marketplace para mas okay ang earnings. Main reason kaya ayaw ko pre-runes and charms ay pre-white sage kasi poison team ako. Ang hirap mag-build ng poison tapos pag may ganito kalaban, wala na kwenta poison. Tama si Idol doon. Wala na at wala na pre-glorious main. Skill to skill laban parang B2. Kung sasabihin pag ganito ginawa nila, pay to win or okay lang. Kasi pag nakuha mo yung meta na runes, tiyak, instant $300 ka. Ayan, sabi ni Idol. No? Ako, medyo sangayon ako dito sa kanya sa mga pre na runes and charms. No? Dapat wala na yun eh. No? Kasi dun isa yung way na kumita ka sa Axie, yung nakakapag-crap ka ng mga runes and charms at nabibenta mo. Diba? So kung may mga pre, nababawasan yung demand. Kasi nagkakaroon na sila ng pre. Ngayon, syempre, yung mga gagastos, sila yung magkakaroon. Okay lang yun, ginastosan nila eh. Diba? Pero tayo na nagtsatsaga lang, kumbaga, once na machambahan natin na magkaroon ng runes and charms na mahal, magte-take profit tayo. Kasi kung isipin nyo mga Lodia, nung wala pang pre na runes and charms, ang sarap pa mag-grind. Kasi umaasa ka na makakapag-crap ka ng maganda o ng mga mystics. Ngayon, parang nakakatamad na. Kasi ang isipin mo, makukuha rin naman nila yon yung pre na yun. So, parang nakakatamad, no, mga idol. Yung demand kasi bumababa. Although may mga bumibili pa rin sa marketplace, yung mga kulang-kulang nila, iba pa rin yung mga wala talagang makukuhang pre. Di ba? Talagang aasa ka sa marketplace. So, para sa akin, tama yun si Admiral Carl sa akin dun. Haring Isko, shoutout sa'yo. King of Thor, shoutout. Brian Neriarte, Neriarte, ayan. Sir, paulit nga kung sino nagsabi kung kailan ng alt season, titirahin ko lang sa bodega. Ewan ko, sino mo nagsabi nun? Ayun, binasa ko kahapon. Nakalimutan ko na eh. Ayan. Si Robal, shoutout siya. Okay, Jeblo, paturo sa BitGate. Baka may tutorial video ka po dyan. Meron nga, idol. Sa ating description dito sa video ko, click nyo lang yung mga nanditong video sa baba. Ayan, ayan o. BitGate link. Ito yung link ng BitGate. BitGate tutorial. BitGate GCash tutorial. So, ayan yung mga ano natin. Panoorin nyo na lang. Salamat sa information, Lods. Wala ba tayong update sa Shiba? Lods, pag ganyan, ano ba ang tamang exchange para makapag-withdraw? Saan ba? Sa Binance, tsaka sa BitGate, pwede ka naman mag-P2P dito, mga idol, no? Pwede mo makuha yung asset mo, papalit mo dun. No, ganun lang yan. Pwede sa BitGate, pwede sa Binance. Ayan. May video ako sa BitGate ng GCash, ano. GCash to BitGate, BitGate to GCash. Meron ako dun. Sa Shiba, ang news sa Shiba, inaabangan lang talaga yung August, mga Lodi, para sa pag-launch ng Shibarium. Ayun lang yung pinaka-news dyan na inaabangan. Nako, yung ibig mong sabihin na pinagkaiba ng banko sa Binance,
Sa bangko, hindi mo pwede ma-withdraw pera mo. Pero sa Binance, set mo lang sa wallet, tas through QR code, pwede mo pang pangbayad, tas pwede mo rin mag-money exchange instant USDT to other currency, tas QR code lang gamit. So, marami kasing nagagawa sa mga crypto exchange, hindi katulad sa mga bangko. No? Kumbaga, pag nasa crypto exchange kasi yung asset mo, pwede mong galawin anytime. Eh. Pwede mong i-trade, pwede mong i-stake, pwede mong kahit ano. Pwede mong gawing business kung may pag-trade ka, mga ganun-ganun. Pero pag nasa bangko, wala, waiting ka lang. Tapos, minsan hindi ka pa pag-withdrawin. Ipipraise, di ba? Ayun kagandahan sa mga crypto exchange. Pero mag-iingat pa rin kayo sa mga crypto exchange na sinasalihan nyo. No? O ako, Binance lang. Siyempre, number one yung Binance eh. Tsaka tong BitGet, no? Yan, Chris Santos, shoutout sa'yo. Jerry Beneventura, Kuya Jebs. Jograd. Tama ba? Jograd De La Torre yun, kuya. Yung vokalista na guwapo. Ah, mga idol mo yun, ha? Lods, ha? Si Jerry Beneventura and Sarvin Vergara, shoutout sa'yo. Si Mike. Yan. Sana mabawi na SLP na nakahold. No? Ayan. Hintayin lang natin yan, mga Lodi. Wow, may AXS na weekly. Ayan. Kaya nga tanong natin, magkaka-school na ba ulit, eh? Kay Jeblo, pa-shoutout ulit kami ni Tito Ben. Ayan, palagi pa din kami nanonood, hindi lang comment. O yan, oh. Shoutout kay Paolo Tamayo at kay Tito Ben, no? Ayan, si Tito Ben. Kamusta, Tito Ben? Ayan. Dahan-dahan na ata gumagala yung devs ng gala. Ayan, kailas ko na yan. Sabi ni Tripnid, no? 2 months delay na sahod ko. Napilitan na ako alisin sa staking yung AXS ko. Para may panggastos, buti na lang may aksi pang emergency. Di baling magastos yung coins, mapaparm ko pa rin naman hanggat nilalaro ko, aksi ko. Ayan, tama si Idol dyan. Sana makajackpot sa mga Mystic sa next season, parang loto. Ayun nga eh, no? So talagang maganda talaga yung sinabi ni Idol sa baba na wag na bawasan na yung mga pre, no? Na runes and charms. Para ganahan ka mag-grind, ganahan ka mag-craft, mga idol. Ayun lang yung sa akin, tama si idol dun. Kapag bumalik yung classic, sisigla yung marketplace ng Axie, marami ang bumili na kasi bumalik ang manager, ay yung manager at scholar at yung mga YouTuber game ng Axie. Sabi ni Ruben, ayan. Sabi naman ni Chris Cilindro, ano pa silbi ng Origins at lahat ng updates kung ibabalik yung classic? Oo nga naman, no? Pero intayin lang natin, mga idol, no? Malay nyo naman may plano silang matindi dyan. Boss Jebs, tingin nyo po magkano pa kaya price ng RON kapag bull run na? Ayan, sabi dito ni Chris, hindi po siya si Nostradamus. Ang opinion ko lang dito, mga Lodi, lalampas siya sa dati niyang all-time high. Ganun lang, no? Kasi ganun naman yung nangyayari sa mga coins eh, pag nagbo-bull run. Nalampasan nila yung dati nilang all-time high. So, magkano ba dati yung RON? Check natin. All-time high, 220. Oh, so, pwedeng mag 220 o pwedeng malampasan niya pa yung 220. So, ayun lang yung ano ko dyan. Yung aking thoughts, no? Yung opinion ko dyan. Kasi tuwing nagbo-bull run, lagi nagkakaroon ng all-time high yung mga coins, no? Lalo na yung may mga utility tulad ng RON, di ba? Boss Jebs, about sa copy trading, TP ba 'yun o ikaw mismo magti-TP o hihintayin mo matapos yung trade ng trader mo? Nagti-TP ako, idol, kasi ganito yung nangyayari sa akin, no? Kwento ko lang, tama, ang ganda ng tanong ni Lodi. No, parang ganito. Once na nakita ko na nag-profit, halimbawa nandito tayo mga Lodi, no? Nag-long yung aking trader sa ganitong posisyon, no? Sabihin natin sa ganito, syempre hindi naman natin ma-specific 'yan. No, tapos once nakita ko na nag-pump na siya, mga Lodi, nagtitipi na ako kahit na sumobra pa siya ng pump, hindi ako nanghihinayang doon. Once na sa tingin ko nag-pump na, okay na ako dyan. Kukunin ko na yan. Mag-take profit na ako. Kaya nga madalas ako nakikik eh. Kasi umaalis na agad ako eh. So ayan.
Magti-take profit na ako kahit na umangat pa yan, okay lang sa akin. Magka-copy trade na lang ulit ako sa iba. Ganun. Ganun din dito sa low. Kunyari, naka-short ako. Once na nakita ko na bumaba yan ng kahit na mga 4-5%, ganyan bumaba siya, magti-take profit na ako nun. Kahit bumaba pa siya ng sobra, umabot pa ng 20%, hindi ako nanghihinayang doon mga lodi. Kasi meron pa namang mga susunod na galaw ang crypto. Kasi syempre, volatile nga yan eh. So, chinichempuan ko lang. Kumbaga, masaya na ako sa onting profit, tapos nagtitake profit na. Kanya, nakita ko may profit na ako ng mga 6 USD, 3 USD, ganyan. Tinitake profit ko na yun. No? Hindi ko na iniintay. Kasi, kaya ako lagi nakikik eh, dahil nagtitake profit ako eh. Kaya, iba-iba yung trader ko. Ayan. Pero kung meron din mga trader na talagang nagtitiwala ako, pero bihira eh. Madalas nila ako nakikik eh, pero may tiwala ako sa mga trader na yun. Kunyari, bumaba na. O kaya, nagpump na rito. Ayan, nagpump na yan. So, sabihin natin 3% to, pinump na ito. Gusto ko nang kunin yan. Kaya lang, yung trader na pinili ko, medyo may tiwala pa ako sa kanya. Hintayin ko na lang siya mag-take profit. So, pag tumaas pa yan, nag-take profit na siya, di solid. Pero kung di pa siya mag-take profit, kadalasan ako pa rin. Yung pangalawang pump, kinukuha ko na. Hindi ko na siya iniintay. Magulo rin yung utak ko mga lodi, kaya ayoko rin sabi, kumbaga yung discarte ko sa trading, hindi rin ganun ka, kumbaga ka specific. Kaya iba-iba rin, eh. Depende rin sa akin sa mood eh. Kaya ganun. Yan, sana, alam ko naguluhan ka, no, si Kyle. Pero ganun eh, sana nag-gets mo man lang, ayan. Lods, pwede ba 3 trader yung i-copy trade sa isang puhunan lang? Newbie here, beat get. More power. Boss, pwede siya. I-sure mo lang na malaki puhunan mo dahil kapag 3 trader mo. Oo, tama yan, idol. No? Kasi hinahati yan once na mag-trade ka. Halimbawa, meron kang 100 USDT. Meron kang trader na 3. Ngayon, sa isang trader, minsan hindi lang naman isang trade yung in-open nila. Minsan, 3-3. So, depende yun sa nilagay mo sa kanila. Kung magkano yung asset ay yung capital na pwede nilang gamitin. Ngayon, once na mag-trade din yung isa mong trader, o kaya sabay-sabay sila nag-trade ng 3 pero nauna yung isa, mas maraming makukuha ang capital yung isang nauna kaysa dun sa mga nahuling nag-trade. Kumbaga, hati-hatiin nila yon mga lodi. Ganun yun, no? Good morning, Kuya Jebs. Pagkatapos mag-axie, inaabangan ko na crypto news mo. Sana bumalik sa 8. AM ang reset para malaro ko sa umaga yung Axie. Ayan, si Joseph Berdin, no? Ayan, 11 na kasi yung reset idol eh. Hindi ko rin man syempre nakokontrol yan. Pwede nating i-request sa kanila yan. Kaya lang syempre pangkalahatan kasi yan eh. Di ba? So, yun lang. Hindi ko rin alam kung bakit ginawa lang 11 AM nga eh. Dati alas 8 eh, di ba? Simula nung nag-umpisa yung Axie, alas 8. Ngayon lang nila ginawang 11, mukhang tanghali na gumigising si Jesus. Tanghali na gumigising. Ayan, solid, imbak ng imbak habang taginit para, ano yan, kami namang hula na susunod. Solid, imbak lang ng imbak habang taginit pa, para solid, ayan. Marimutan ni Idol Dugtungan ha. Ayan, si Kai mo, ano yan? Kai mo, J.S. Ayan, yaman yan. Basta ayan, si Kai. Kai na lang. Andrew Antonio, ayan. Andrew Antonio, shoutout sa'yo. For me, boss, habang bumaba ang market, isang malaking opportunity ito sa akin. Ayan, tama ka dyan, Jeremiah. No? Masyado ka ng maraming alam, Jeremiah. Sabi ni Taguro. Ayan. XRP holder si Elon Musk, sabi ni CryptoCos, no, sana nga, idol, no, tsaka isang tweet niya lang dyan sa XRP, nako, putik yan, magpapump ng ano yan, hanggang Mars na yan, pag tinweet ni Elon Musk yung XRP kahit isang beses lang, mga lodi, magpapump ng solid yan. May copy trade din sa Binance, Lord, yung Trader's Wagon, kaya lang, nadali agad ako, biglang ubos yung 20 USDT ko. Ah, ganun ba? Hindi ko alam yun, ha, lodi, sa Binance. Kung meron man, siguro, baka hindi ko na i-try kasi masanay na ako sa BitGet eh. Parang sa BitGet, nagamay ko na mga lodi ng onte kaya medyo nagpa-profit na tayo everyday.
Pero onti lang, no? Kaya ayoko na lumipat sa iba-iba eh. Baka doon ako maubos. Kaya bullish talaga ako sa XRP kung nagkakaganyan yung banks. Since 2020, road to 16K. Ayan. Silence listener mo ako, boss. Lupit ng update, lalo na sa Axie and XRP. So, ayan. Si Steve. Steven Vega. Ayan. Shoutout sa'yo, Idol Steven. Junel Nile, shoutout sa'yo. Crypto Page. Benta ko na AXS. Bababa yata presyo dahil sa mini AXS reward. Convert ko na lang sa Ronin. So, ikaw bahala, Idol, no? Minsan, salungat ang nangyayari. Bili ka ng license sa OS mo, wag crack, nagki-crypto ka, sabi ni Idol, oh, pinapagalitan ako. Federal Reserve Official Instant Payment System. So ayan. Ito ba 'yon? Yung OS ito ba 'yon, yung dito sa may gilid ko nababasa nyo? So di ba OS operating system? Ang alam ko 'yun ba 'yon? Ito ba 'yon? Nililito mo naman ako, Idol eh. Ayan, Federal Reserve Official Instant Payment System. So, ayan pala yun, mga lodi. Okay na yan, yamo na. Wala pa tayong pambili. Ibubudega ko na lang sa ibili ko nyan. Ayan. Arvin Abstor, shoutout sa'yo. Sana sa Bito na lang bigay yung mini AXS para napapakinabangan yung aksi namin kesa ayun, nakatambay. Pwede nyo namang itry, mga lodi, lalo na kapag meron ng part upgrades, no? Kaya lang, syempre, syempre kasi yung iba kasi talagang inaano lang eh. Gusto lang kumita, hindi sila talaga nag-enjoy sa laro. So, yung mga sa tingin ko ang nagbe-benefit ngayon, yung mga nag-enjoy sa laro. Pero yung mga gusto lang talaga mag-profit, medyo hindi sila nagbe-benefit sa mga panahon na to sa Axie Infinity, no? So, hintayin na lang natin, malay nyo naman, bawian kayo ng Axie, no? So, ayan. Yun lang mga idol sa update natin. Sana enjoy nyo. Maraming salamat sa nanonood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Overall, boring ang ating market pero kaabang-abang yung mga susunod na mangyayari mga lodi. No? So ayun lang. Salamat sa inyo. Magandang araw. See you tomorrow. At what's up?